ladies and gentlemen. The Special Investigation Task Group, Pelsil Dapit, in the ongoing follow-up investigation, confirmed to have developed a person of interest in the case as a result of their collection of all available backtrack CCTV footages along the victim's routes before the incident happened, as well as the identified routes the suspects have taken. In order to fast-track the true identity and the whereabouts of the person of interest and his cohorts, and for the speedy resolution of this case, the Honorable Secretary of the Interior and Local Government, Attorney Benjamin Benhur Avalos, during his visit in the wake of the Danish broadcaster, initially offered a cash reward in the amount of 500,000 pesos, which increased to 1.5 million as of this time, portion of which came from the friends of the victim and concerned citizens. Our very own SILG said that we are offering this reward to anyone who can provide information that will lead to the speedy resolution of this case, and to likewise guarantee the informant of his safety and security. To preempt similar event to happen in the future, I directed all district directors and chief of police of the five police districts of NCRPO to initiate a dialogue to all journalists, broadcasters, and media practitioners in the respective areas to determine imminent threats, if any, and address their security concerns accordingly. My instruction implied detail of security if needed, depending on the gravity or seriousness of the assessed threat. We acknowledge the risk involved in the job of our media friends, hence we are duty-bound to protect them. This is in consonance to the pronouncement of the President, Ferdinand E. Marcos Jr., to ensure the safety and security of all media practitioners in the country, and the same directive from the Chief PNP, Police General Rodolfo S. Asoy Jr. Further, on the discharge of police operations and interventions, while said incident involved criminals riding in tandem a motorcycle without plate number, strict inspection of motorcycles without plate numbers to include motor vehicles would be implemented during the conduct of checkpoints and offline sitak, and riders and drivers will be subjected to an investigation and impounding of motorcycle and vehicle. The NCRPO acknowledges the essential role of our friends from the media for their fair, truthful, and timely dissemination of information, as well as their contribution in cascading the PNP's anti-criminality programs for the benefit of the general public. It is then necessary that their concerns be given attention and dealt with accordingly. Thank you. Thank you very much, sir. About 8:30 p.m. at Area Street, from area from Los Las Piñas City. Next. So the profile of the victim is as shown. Next. Information gathered shows that the victim is a hard-hitting radio commentator of TWBL radio program, Lapid Fire, which usually criticizes government officials and politicians. A review of his Lapid Fire programs at FB and YouTube. Victim's routine from Monday to Friday is to proceed from his home at San Beda Homus to his son's house at Grid 5 near Lapa Lily Street, Caritas Homes, BF Resort Village, both at Barangay Calundos, Las Piñas City. Victim is utilizing his son's house
as his studio broadcast Lapid Fire program at DWBL studio, located at Mandaluyong City from 10 p.m. to 12 p.m., which is simultaneously streaming live at every page and YouTube. According to Victim's brother, he frequently receives death threats due to his tirades to politicians and government officials. Next. Result of initial investigation shows that the victim was driving from home on his way to studio on board this driven black Toyota Innova bearing plate number NGS8294, traversing along area street, Santa Cecilia Village, Barangay Taguntos, Las Piñas City, when two motorcycle riding suspects came along the left portion of his vehicle and upon reaching the left side window, shot the victim twice, causing his instantaneous death. Suspect executed U-turn and fled towards Alabasa Road direction. Victim vehicle crashed at the gate of Ria Resort Village, Barangay Taguntos, Piñas City. Victim's route before the incident, as shown taken from the dash cam of the victim, he left his home at around 8:05 p.m. on that night, October 10, 2022, until he reached the place where he was shot at around 10 p.m. October 3, 2022. Next. Chronology of events. On October 3, 2022, the victim left his home located at 2600 homes for a metal ghost that came to see him, going to 35 Vienna Panelio Street, Heritage of the Resort Village, Barangay Taguntos, Las Piñas City, where he sent me to broadcast his studio is located. At 8:07, the victim traversed along Alabasa Puti Road in front of Torres Hall Condominium. At 8:08 p.m., turn right to Area Street. 8:09 p.m., in front of Presidio Terminal. At 8:09, 2:24 seconds, entered the Santa Cecilia Gate until he reached the incident at around 8:10 p.m. Next. The Station Tactical Operations Center informed the duty investigator, Police Corporal Ruan, and Police Corporal Soros regarding the incident, and upon receipt of the information, immediately dispatched and proceeded at the place of incident. Likewise, drug net operation was established with Police Lieutenant Edmond Alfonso, Duty SDO, and relayed the information to Acting Chief of Police, Police Colonel Jaime Jose Santos. At 8:50 p.m., investigators arrived at the place of incident, and upon arrival, they noticed the crime scene was already cordoned and secured, and elements of the Talon Substation led by Police Major Gladys Biare, with Police Lieutenant Robert Kodyama, and Police Corporal Jason Gordon, Substation Investigator, already present and acted as first responders. Also, they requested for the assistance of SOCO team for technical aspect of investigation through cell phone call. They noticed that the vehicle engine is still running, lights are on, and the aircon. All doors are closed. Next. At 8:30 p.m. Next. At 9:15 p.m., investigators started an interview with the persons present at the scene. At 9:20 p.m., SOCO team opened the vehicle door of the driver's side and continued processing. 10:20 p.m., the cadaver was removed from the vehicle. Personal belongings from the victim's body were collected. 10:27 p.m., SOCO team contacted the inventory of personal belongings of the victim and turned over to the relative, Charles Kevin Jimenez Cortez, except iPhone cell phone that was subjected to digital forensic exam. At 10:30 p.m., SOCO team subjected the vehicle for trajectory examination. At 10:35 p.m., cadaver was lifted and brought to People's Funeral Services for autopsy exam. Crime scene was released to the IOC, and at 11 p.m.
The statement of the witnesses were taken. Next. On the following day, October 4, 2022, at 4 a.m., the statement of Charles Kevin Cortez Jimenez, son in law of the victim, was already taken by the IOC. At 8 a.m., memo request from the COP plus PINAS CPS for the creation of SITG was forwarded to the district headquarters. At 8:30 a.m., case conference led by the Assistant Chief of Police, Las Piñas, CPS, together with the IDMS, the intelligence section, and the Lonzo Station, Las Piñas, CPS, was conducted. At 9 a.m., the creation of SPD, Special Investigation Task Force Group, Percival, Mabasa, Aka Percilapin. At 9:15 a.m., written report request to CCTV footage of owners of the camera installed near the area of the incident. At 9:30 a.m., written request is submitted to SPDFU, re-ballot trajectory examination. At 10 a.m., written request is submitted to Anti-Cybercrime Unit, re-digital forensic examination of victims' cellular phone. At 2 p.m., statement of Charles Roy Carr, Mabasa, brother of the victim, were also taken by the IOC. Next. On October 5, 8 a.m., request for cross-matching exam already received by SPDFU for their immediate appropriate action. At 9 a.m., operative from different offices of Las Piñas CPS were directed to proceed the time scale where the incident happened in the stretch of Alabasa Puente Road to determine the CCTV cameras. 11 a.m., result of autopsy examination conducted by medical legal officer Major Police Major Michael Nick Sargento, MD, was released. At 11:45 a.m., Police Major Gladys Biali and former Las Piñas CPS Police Colonel Santos, they were able to get a clear footage showing suspects report of the motorcycle. At 1:30 p.m., CCTV camera location was added to the memory. 2:30 p.m., memory card and dash cam were handed over by Adrian Justin Mola, son-in-law of the victim, to IOC Police Corporal Solas. Excuse me, Mr. CTG Commander. Can we proceed na lang sa buwan? Masyadong detalyado ito. May mga hindi naman na para sa consumption lang natin. Proceed ka na kagad doon sa mga important details na dapat malaman ng ating mga bisita ngayon. Yes, sir. Next. I-skip mo na lang itong iba dito. Then just proceed to the important details that they should know. Okay? Yes, sir. Thank you, thank you. So this is the aerial view of the crime scene. Next. Next. CCTV camera plotted on the map, so we plotted it on the CCTV camera from the residence of the victim until the incident happened at the crime scene. Next. So these are the action taken after yesterday. Next. So far, the evidence gathered is as follows. Next. So we're showing the picture that were taken from the several CCTV near the crime scene and near the residence of the victim. That is in front of the city hall, and we can see somebody was the guy with a pink jacket was the gunman that was taken at around 8:03 in the evening. Sa harap ng city hall yan. And then this is the dash cam taken from the vehicle of the victim. And
Pakipost mo, post. Yung portion. Yung portion na nandun nakaupo yung driver ng motor. So makita nyo, please, your attention on the right side. This is the first lead the investigator was able to extract from the dash cam. Ito yan yung nakaupo doon sa gilid yan. Yan yung driver ng motor. And then yun, nandun sa gilid, nandun yung motor nila, yung likod yan. Nakatalo. Next. Nung nakita niya yung victim na parating, bigla siyang tumayo at pumunta siya dun sa motor niya. Next. This is only around 100 meters mula doon sa bahay ng biktima until makarating dito sa kanto at kakaroon siya. Papunta na siya sa BF Resort Village. So makikita niyo merong dilim yung pagsunod ng mga suspects doon sa biktima. So ito yung gate ng Santa Cecilia. So makikita niyo dyan, hinabol yan, mas nauna yung victim. Hindi siya nakahabol agad. Yan siya. Ito ay kuha yung camera doon sa likod ng sasakyan ng biktima. Medyo sa tabi ng crime scene, may nakuha ng CCTV rin. Ang makita ko na may CCTV rin. Ano mo to? Ano siya? Pakinig ka daan. Siya, nakulong po kasi na tinamakan siya. Tinamakan na siya. Niya, niya. Niya, niya. Ito yung may tama na yung biktima. Wala na siyang control doon sa sakyan. Since yung sakyan niya ay automatic naka-drive pa rin, so until papangga siya doon sa game. So we can shoot the video only up this. Meron pa rin ongoing investigation doon sa escape room ng mga suspects. And we have ongoing follow-up that might be compromised if we show further footage after this. So that's all, sir. May isa sa mga suspect na-identify na po ba? Our Secretary of the Environment Government will answer the question. Okay, at this point in time, first of all, I would like to really thank the SRPO headed by Jaras Tomo, the SITG, together with the CIDG SCR, Intelligence Group, and the Cybercrime Group for really working doubly hard on this. Nakita niyo kanina yung chronology of events. Napaka-importante dito. Importante ma-identify natin ang tao nito. Ito po siya. Pinalaki natin ito, kitang-kita ang larawan niya, ang itsura niya. At alam naman ninyo na tayo'y nagbigay ng award, 500,000 galing kay Alex Lopez at marami pang gusto tumulong. A total of 1. So sana naman sa mga nanonood at nakikinig ngayon, any information sa taong ito, ibigay nyo kaagad dito sa PNP. Napaka-importante po nito. Ito po, halos kita nyo na ang mukha niya, ang itsura niya, ang katawan niya, ang build niya. I know, ma-identify. Malapit na ho ito. Konti na lang ito. Sa taong itong nasa larawan naman na ito, ito lang masasabi ko.
Marami na nakakaalam sa iyo, marami na magsusumbo. Siguro sumuko ka na. Napaka-importante na sumuko ka sapagkat pag-isipan mo, yung mga nag-utos sa iyo, baka may gawing masama sa iyo. Ang pinakamagandang gawin mo, sumuko ka, pabayaan mong mag-take over na ang kapulisan dito. No? At dahil dito, inuulit ko, any information on this, napaka-importante sa ngayon. This is very, very critical. Importante umaksyon ka agad. Maraming salamat. Na pagtagpitan iyon. As I teach you, Commander, sir? Yung video na pinakita ko kanina, makikita yung t-shirt niya. Yung marketing na t-shirt. Nag-match yan doon sa nakakas na nakuha ng dashcam. Sa likod ng sasakyan ng biktima, second before pinaril yung biktima. And also, nakita doon sa video din doon sa dashcam, yung nag-grand ride ng motor na kasama niya, yun yung lalaki na nakaupo doon sa gilid ng kalsada. Nung papunta yung biktima sa BF Resort Village. So meron tayong mga pictures niya na nag-match. Meron tayong pictures ng CCTV to confirm yung matching ng pictures taken before the incident. At pictures prior na umalis yung biktima sa bahay niya. Sir, follow up lang. Sir, yung sa video natin sa harapan po ng Las Piñas City, ano po ito, pagkatapos na o bago pa lang? Can you tell us? So, if you have taken note of the time dun sa CCTV, that is around 5 minutes or so before lumabas yung biktima dun sa bahay niya. So, lumalabas na during that time ay hinihintay na lumabas yung biktima mula doon sa compound doon sa bahay. Thank you. Next question, please. Sir, yes? Please identify yourself. Good morning. Greetings, Sean Mario from DCRH. Doon sa pinakita natin kanina na timeline, 18 na City Hall and inside BF Resort Village. How can we explain this? Las Piñas City Police Station, sir. Karim Mani po. Yung report ko kasi late na po na-receive ng Las Piñas City Police Station. Kami po ay dumating sa mismong pinangyarihan as soon as we received the report. Kaya po nagkaroon po ng calling delay pagdating po. Sir Palo, pero if I'm not mistaken, SRPO na launch few weeks back ng pagpapalabas ng mga pulis sa kalsada, ibig ba sabihin ito ay hindi effective? Meron po kaming deployment, sir, but we cannot cover the entire Las Piñas City. Napakalaki po ng Las Piñas as against our personnel na 400 plus. 200 plus sa umaga, 200 plus sa gabi, tapos yung kalahati sa po ng performing administrative function. But nevertheless, meron po kaming deployment sa mga major thoroughfares. Visible po kami sa mga screening tent, lalakad po kami, foot patrol po kami. Kaya yun nga, hindi kami pwedeng sa lahat ng lugar nandun po kami. Dahil po sa laki rin ng Las Piñas. But we are doing our best na maging visible at patrolya sa halos lahat ng areas po sa Las Piñas. Kaya nalaman po namin po, ultimong po ako, responde po ako agad. Thank you very much, sir. Next question, please. Sir, Jack Batalyanso from ABS-CBN. Sir, alam ko hindi kasama sa presentation, no? Pero we're wondering na, kamusta po yung pag-examine po sa cellphone nung victim? May nakita ba tayong substantial na pwede? To the incident, or to the commission, right? Thank you, sir. Next question. Sir Paula Antolin po from the Daily Tribune. Mag-clarify ko na po, since nung una po na nangyari... Silang alam na nababanggit o may nabanggit ba si Percy Lapid sa pamilya niya, Accounting Trey. Ang sabi ng pamilya,
walang binabanggit na threat sa kanya. At ang ugali hindi po si Percival Mabasa ay hindi siya nagsasabi sa pamilya kung anong man problema niya sa trabaho. So hindi niya dinadala sa bahay yun. Thank you, sir. May magtatanong pa ba? Yes, sir. Gary Berenco, TV Point. Sir, security kasi ng BF. Yung mga suspects ay hindi nakapasok doon sa BF prison. Kasi nakikita nyo kung saan siya binabili. That is around 50 meters before doon sa gate. Nagkaroon ng traffic doon dahil chine-check yung mga sakyan na pumapasok. Walang state na hindi pinapapasok. So nakita nyo, binalatan niya doon bago siya pumasok dahil that is, I guess, predetermined area na alam niya na magkakatraffic dahil may nag-check po sa gate. Ano, sir, yung area po ng Santa Cecilia, wala rin po ba bago mga pasok doon? Yung sa gate ng Santa Cecilia, gate lang yun, walang gwardiya doon. Ang gwardiya lang doon sa gate ng Via Prusa. Thank you, sir. Next question. May katanungan pa ba? Yes, sir. Na may natatanggap na threat yung kanyang kapatid from politicians to I don't know kung personalities po. Meron po bang nabanggit na mismong pangalan? Particular po, politicians or whoever. Siguro naman nakita niyo yung mga interview ni Roy, yung subsequent ng mga interview niya. Wala siyang binabanggit na pangalan. Ang nabanggit niya, napanood ko yung interview niya kahapon, okay, yung interview niya kahapon, yung nature, itong trabaho nito si Percy Lapid o Percival Mabasa. Yung dun sa nature ng trabaho niya at kung paano siya mag-comment, alam naman natin yun, binabalaan siya na maghilay-hilay. Yun yung binabanggit ng kapatid niya. As to the threat, wala siyang pinanggit ng gano'n. Thank you, sir. May mga magtatanong ba? Trato o larawan ng tao na yan. Meron na po bang nagparandam at this time? At kung wala pa, ano po ang time na po pwedeng maibigay na maaari po natin ito ay mapasakamay na po ng nating mga alagad ng batas? Salamat po. Yeah, sir. Actually, I wasn't able to get the question, ano? The DO is calling me. Bago po napasa kaalaman namin nitong mga mamamahayag, ay nasa inyo na po ang larawan na yan. Meron na po bang nagparamdam na maaaring susurrender o ano? And then the second question is, kung wala pa, meron po bang timetable na kailan natin ito maaaring mapasakamay? So far, yun nga, kaya tayo nagkaroon ng press conference dito. So that we will be asking your help na ipa-abot po natin itong picture na ito. Ano? At para malaman ng suspect natin na meron tayong lead sa kanya. And then to reinforce yung question kanina ng JMA7, kaya na na-embolden yung, natin, ano, yung suspicion natin dito sa suspect na ito. Because when shown in the dashcam nung victim, nung nadaanan niya itong suspect na ito, very suspicious yung galaw niya. Habang tumatawag, nung nakita niya yung sasakyan nung itong victim natin, biglang tumayo. Tama ba sa ITG, ano? So, nakita natin, very suspicious yung galaw niya. And then, during the time of that shooting, doon din nakita yung klaro-klaro na description niya na nakasakay doon sa motorcycle during that shooting incident. So, yun yung isang very purpose natin why I called for this press conference. For you to please help us, ano? Ipa-quad po natin ito, ipa-publish po natin ito, and we will be hopefully receiving calls after this. At yun na nga, meron tayong reward pa na in-over at probably that would entice all these people na may nakakaalam sa identity nito. So, tulungan nyo po kami. By the time, masasagot na rin natin siguro yung pangalawang question mo, yung sa timeline. Magtulungan po tayo.
Maraming salamat. Thank you very much, sir. Mga kasama, to distribute this information para mabadaling sa sino mang may information na mabibigay kaalaman dito sa incident ito. Yes, sir. Meron pong contact number dito sa baba. If I will basahin ko ulit, ang smart number is 0947-462-2859 or 0998-598-7928 at sa PLDT number 0-8808-7935 at 8525-8403. Yung iba naman yung magtanong. Any other questions? Yes, sir. Sir, siguro si SILG. Sure, sir. Your name and your... Janice, question po ulit sa Ibarra Radio Online. Yung, paano yung capability po ng PNP na yung sa investigation po tulad ito kung meron tayong digital image enhancer para bukod po sa pakiusap sa community, sa lipunan na kung pwede magbigay ng info, baka po yung capability po ng PNP na maano natin na iano sa database kung meron man kung itong suspect na po yan ay may record na po. Meron po ba? How capable po ang PNP? Well, we are very much capable, no? At hindi lamang capable ang Philippine National Police. As could be gleaned in this morning's press conference, they're very hardworking and they're very dedicated on their job. As you could be seen, it's just about several, just a few days from the incident. Ito na kaagad. And this will take a lot of hard work. Ayaw lang namin pakita lahat ang nakita namin. Marami pa ito. Marami pa ito. You just, sabi ko nga, ayaw lang namin ma-compromise ang aming investigation. There is much more evidence na hawak ngayon. You know, isa nakita nyo kanina. But what is important right now, as what you mentioned, it's not only about the police. No? It's all about technology, kaya andyan ang cybercrime. No? Of course, andyan ang CIDG natin, yung men on the ground, ang NCRPO, at gusto kong i-emphasize ngayon, it's not just Metro Manila. While I'm talking right now, it's all regions in the Philippines. Kung saan mamagtago itong tao ito, nakakalat ito. With social media, with the technology of cybercrime, lahat, every record, hindi pa yun, may FBI ka pa. Magkakaalap ko, even NBI itself is already investigating this. So, the only other ingredient that's very essential right now is the public support. Kung tutulong ang publiko, mas matapos, mabilis natin matatapos ito. So, yun ang hinihiling namin ngayon. I do hope with this person who's now identified na napakaganda ng ginawa ng ating SITG kung bakit sinabi ito, no? Yung mga markings, etc. How to piece all of this together. Importante ngayon na makita ka ganito sa mga nakakakilala nito at sana malaman ng tao nito kumalat na ang larawan mo sa buong Pilipinas, lahat titingin sa iyo, mag-isip-isip ka na, sumurrender ka na. Okay? Thank you very much, sir. From kami, hindi lang sa gunman, sa mga nagmamahal sa kanya, sa mga kaibigan niya. No? Ikaw yung nagagamit lamang dito, ikaw yung nakasangkapan. Kaya, please, no, you just surrender. And of course, I would like to also extend again our heartfelt condolences to the family of Percy Mabasa. Nagbigay na rin po ng security for the family, no, ang ating si General Stomo and the NCRPO to the Las Pinas Police. No? Yun ang patutulungan po ng mga kapulisyan ngayon. At sa mga journalists na nakikinig ngayon, huwag kayong mag-alala. No? Andiyan ang kapulisyan ninyo, maaga pa lang. They're now trying to classify journalists, yung mga A, B, and C, yung mga talagang, yung talagang sabihin na natin in terms of threats. No? Kaya huwag kayong mahiya.
bukas ang himpilan ng kapulisyahan. If there's anything that you feel, kung may threat o kung konti pa lang, magsabi kagad kayo. Andito kami para malilihan, para tumulong sa inyo. Ito, this is just a an isolated case. After so many, isolated lang to. Kaya nga, nandito nga tayo ngayon to show to the public, sa publiko, na ito'y nakakatulungan ng kapulisyahan ng lahat para masupukan ka dito. Ha? Kailangan maano publiko dito. Okay. Thank you very much, sir. Last two questions. Oh. Sino na? Huwag na kayong mahiya pag pan... Okay, GMA. Sir, can we clearly say now kung ano talaga yung motibo po dito po sa nangyaring pagpatay? Or medyo nag-aano po tayo? Sir, good morning, sir. Tungkol po doon sa sinasabi niyong motibo, ma'am, ongoing pa rin yung investigation po namin yan. So all angles, yung personal grudge, yung work-related, and any other possible motibo, pinag-aaralan pa rin po namin. So wala pa po tayong definite na motibo sa panahon ito. Sir, doon sa paggalaw po, nung ating pong hinihinalang gunman, or yung gunman na nga po, ano po ba yung napansin natin? Can we clearly say na talagang malaking grupo na sobrang organisado po ba ito? Ano po ba yung napansin natin na kumbaga malaki ba yung binayad or something to that effect, sir, na masasabi natin na magaling na grupo yung gumawa or yung naman or amateur lang? Ma'am, tulad po ng nasabi ko kanina, ongoing pa po yung investigation. Pasensya na po kayo, hindi pa namin ma-divulge po itong information na ito. Siguro po sa mga susunod pong araw, pwede na po namin basahin. Well, for me, no? For me, wait lang, sir. Ito lang masasabi ko. Personally, ito lang opinion ko. Itong tao ito is a professional hitman. As you could see very well from the evidence. Paano siya humapon, dalawang bala lang ang pusa, ulo. I mean, that's my own personal opinion about it. No? Pero, of course, inaari namin ito. The manner by which it was done. Okay, thank you. Thank you, sir. Oh, last question. May meeting pa sila si F. Patagapos nito. I felt sympathies. And again, promise them that we will do our best. The Philippine National Police, the DALG, will do its best to resolve this the soonest. I would like to congratulate, of course, to commend General Stomo and the NCRPO, of course, the Special Task Force, you know, headed by John Kraft, and the other groups like the Cybercrime Group, the CIDG, NCR, the Intelligence Group, for working doubly hard on this. Hindi ho kami titigil at hindi kami matutulog, no? At sana, mga publiko, please also, no? Every bit of information will be out to resolve this case as soon as. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat.